Inihahandog na mga mensahero ng Norte, nagniningning na relihiyon, isang pang-araw-araw na babasahin mula sa kinasiyang salita ng Diyos na nagpapakain sa iyong kaluluwa. 18 ng Pebrero, taong 2023, kasama ang kanyang pinakamamahal na anak. Nang mabautismuhan si Jesus, pagdakay umahon sa tubig at narito, nangabuksan sa kanya ang mga langit at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababang tulad sa isang kalapati at lumalapag sa kanya. At narito ang isang tinig na mula sa mga langit na nagsasabi, "Ito ang sinisinta kong anak na siya kong lubos na kinalulugdan." Mateo, ang kabanatay 3 at ang mga talatay 16 at 17. Ang salitang sinabi kay Jesus sa Jordan, "Ito ang aking sinisinta na anak na lubos kong kinalulugdan," ay sumasaklaw sa sangkatauhan. Nakikipag-usap ang Diyos kay Jesus bilang ating kinatawan. Sa lahat ng ating mga kasalanan at kahinaan, ay hindi tayo itinatapon bilang walang halaga. Ginawa niya tayong katanggap-tanggap sa minamahal. Ang kaluwalhatiang napunta kay Kristo ay isang pangako ng pag-ibig ng Diyos para sa atin. Ito ay nagsasabi sa atin ng kapangyarihan ng panalangin, kung paano ang tinig ng tao ay maaaring umabot sa tainga ng Diyos at ang ating mga petisyon ay nakatagpo ng pagtanggap sa mga hukuman ng langit. Sa pamamagitan ng kasalanan, ang lupa ay nahiwalay sa langit at nahiwalay sa pakikisama nito. Ngunit muli itong ikinabit ni Jesus sa globo ng kaluwalhatian. Ang kanyang pag-ibig ay pumapaligid sa tao at umabot sa pinakamataas na langit, ang liwanag na nahulog mula sa bukas ng mga pintuan sa ulo ng ating tagapagligtas ay babagsak sa atin habang tayo ay nananalangin para sa tulong upang labanan ng tukso. Ang tinig na nagsalita kay Jesus ay nagsasabi sa bawat sumasampalatayang kaluluwa, "Ito ang aking sinisintang anak na lubos kong kinalulugdan." Isang maganda at mapagpalang umaga sa lahat.